Good morning po mga boss. For today's video po, wala po ako sa inyong kahit anong ituturo tungkol po sa ating mga alagang manok. Gusto ko lang po sa inyong ipakita yung ginawa kong maliit na kuluan ng manok na parang naka free-range chicken na rin po sila. Gusto ko rin po sa inyong i-share kung magkano po yung nagastos ko sa paggawa ng kulungan. So, ang ginamit ko pong materials dun ay buhong kawayan lang po siya, yung lubid na nylon po siguro yun, yung lubid na yun. So maliit na lubid lang po siya. Yun lang po yung ginamit ko sa paggawa ng kulungan na maliit na parang free-range chicken na rin po. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo yung ginawa ko pong kulungan. Ayan po siya, ilalapit natin po yung camera. Lalapit po natin dyan yung camera mamaya. So tara, samahan niyo po ako at papakita ko po sa inyo. So yan mga boss, yun po yung ginawa nating maliit na kulungan at lapitan po natin para naman makita po ninyo. So yan nga po pala yung view dito sa free-range chicken ko. So parang bukid po kasi siya. So mga boss, ito po yung ginawa kong kulungan. Yari po yan sa buhong kawayan. So yan lang po siya, tsaka lang po. Actually po mga boss, hindi po yan tapos eh. Kasi yung bubong niya, ito lang po yung dahon lang po ng buko na kinuha ko lang po doon yung dahon ng buko eh. So hindi po yan yari mga boss. So yan po siya. Yan, para makita niyo po ng maayos, dito po tayo pwesto. Ang sukat nga po pala niyan mga boss ay 200 cm by 130 cm. Ang haba po niya mga boss ay 200 cm at ang lapad naman po niya mga boss ay 130 cm. Ang height naman po niya mga boss ay 150 cm. So pag binuksan niya po mga boss, simple lang po yan, dito lang po yan, kinakawit ko lang po siya dyan. Yan. So ganyan po mga boss, napakasimple lang po ng ginawa ng kulungan boss. Kinakawit ko lang po siya dyan at mabuksan niya na po. So ito po yung loob niya. So pagsasara niya mga boss, ganyan lang din po siya. So napakasimple lang po boss, kasi napakamura lang po talaga ng ginastos ko sa paggawa ng kulungan na to. Yan, kakawit niya lang po siya ulit mga boss. Tapos napakasimple na po ng mga manok niya dyan mga boss, dahil wala naman po silang lulusutan dyan eh. So yan o. So mamaya po mga boss, sasabihin ko po sa inyo yung ginamit yung material sa kanila at kung magkano yung nagastos ko sa paggawa lang po ng maliit na kulungan na yan. Dati po kasi mga boss, nung bagong bili ko pa lang po sa aking mga manok na Barrett Playmat Truck, yung limang manok ko po mga boss, dito ko lang po sila kinukulong, dito lang po sa maliit na kulungan na yan. Gawa po yan sa bakal, sa steel matting. Dating kulungan po ng aso yan. So sira-sira na rin naman po, ni-recycle ko, ginawa ko pong kulungan ng manok. Yung sahig po niyan eh wala na po, kaya rektang nasa lupa po yung mga manok diyan. So ipapakita ko na rin po sa inyo at i-share ko na rin po sa inyo yung mga alaga kong Barrett Playmat Truck. So, ayan po yung alaga kong mga Barrett Playmat Truck. So, ito po yung 3 months old pa lang po yan na babae na Barrett Playmat Truck. Babae po yan. So, meron pa po. 5 po yan eh. So, ayan. So, dito ko po silang inukulong mga boss dati.
So yung ito yung isang itong barako na Barrett Plymouth truck na yan, boss. Mga boss, dito po siya na kinukulong. Hinihiwalay ko po siya dahil dati po yan nagkasakit. Yan. Kulungan ng ibon yan, mga boss. Dating kulungan naman ng ibon yan. So dyan ko po siyang inukulong dahil nagkasakit nga po yan eh. Tinamaan po yan ng Coraisa. So pero ngayon magaling na rin naman po siya. Kaya okay naman po na pinapalabas-labas at nakahalo po sila sa mga alaga nating binabae na Barrett Plymouth truck. So so itong barako natin mga boss, halos 4 months old na rin po siya. Yung mga binabae po nating Plymouth truck at nasa 3 months na po mahigit. So tingnan nyo naman po mga boss, ang lalaki na nila. Binili ko yung maliliit pa. So ito yan mga boss, ano-ano nga ba ang mga ginamit nating materials para sa ating paggawa ng kulungan ng manok. Kumamit lamang po tayo dyan ng buhong kawayan, net at ang lubid na panali para sa mga kawayan natin. So magkano naman boss ang nagastos natin? Gastos lamang po natin para po sa paggawa ng kulungan ng manok ay 665 lamang po. So iisa-isahin po natin yan. So bakit po naging 665? So ang bili po kasi natin sa fishnet, yung ginamit po nating net para sa paggawa ng kulungan, ay nagkakahalaga po siya ng 315. So ang isang metro po kasi ng fishnet ay 45. So 7 metro po ang binili natin. 7 metrong fishnet ang binili po natin, kaya po nagkakahalaga po siya ng 315. Susunod naman po ay ang buhong kawayan. So ang bili ko po sa buhong kawayan ay 200 pesos. Sa 200 pesos na po yun ay meron na po siyang 25 pieces na buhong kawayan. So may sobra pa po kayo doon na magagawa. So sa akin po kasi nabuo ko siya at nagkaroon pa po ako ng sobra na kawayan nung binuo ko po siya. Susunod naman po ay ang lubid. Yung lubid naman po ay ginamit ko po siya para ipangtali po sa mga buho para po mabuo nga po yung ating kulungan. So ang bili ko po sa lubid ay 150 pesos. So yung lubid naman po yan ay matibay na, kaya po siya 150 pesos ay isang roll yun na po yung binili ko para po hindi tayo mabitin kung sakali man na gumagawa na tayo eh hindi po tayo mabibitin kasi po isang roll yun na nga po yung binili natin. So yun lamang po ang ginamit ko sa pagbuo ng kulungan ng manok. So 665 po yung nagastos natin at murang-mura na po yun at abot kaya na po natin. So at ayun mga boss, hanggang dito na lamang po ang ating video at sana po ay may natutunan po kayo sa pananood at nagkaroon po kayo ng idea kung magkano po ang gagastusin nyo sa paggawa ng kulungan ng manok gamit lamang po ang materyales na buho at lubid at fishnet. At mga boss, huwag nyo pong kalimutan mag-like and subscribe sa aking YouTube channel at paki-click na rin po ang notification bell diyan sa baba para po sa mas maraming videos ko pa niya upload. Yun lamang po mga boss at maraming salamat sa panonood at God bless.